guys! Welcome to my channel! For today's video guys, ay pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang mga signs na masasabi mo siya na ang dawan. At ito na nga ba ang forever? So kung bago ka pa lang sa channel ko guys, huwag mong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa lahat ng video na i-upload sa inyo ng Girlong Bisaya. Keep comments down! Sa inyong mga suggestion and reaction about this video guys. So, paano nga ba malalaman mo sa sarili na ito na nga ba ang dawan ko? So bago yan, panoorin muna natin yung intro. Tara, go let's! Sign guys na dapat natin malaman na ito na ang dawan mo. So, honestly, malalaman mo lang yung mga taong para sa'yo kapag punta na kayo sa mga tawag natin next level. What I mean is andyan na yung mga plano nyo sa buhay na magkasama kayo. Malamang siya na yung dawan mo. So, ito na guys. Paano mo mamalalaman na siya na ang dawan mo? At masasabi mo, ito na nga, siya na nga ang dawan. So may 7 signs tayo guys na dapat nating malaman na siya na ba ang dawan mo. So una is imagining you together in future together. So imagining you future together. So wala ganing nag-plan na may plano sa inyong future na dapat iwanana na ta, dapat mag-iwanan ta para sa anak, dapat mag-iwanan ta para sa ating pamilya bago. Then, kung susulat niyo ang sarili niyo na magkasama, then kung anong lugar kayo titira, kung saang bahay kayo titira, so, bubuo kayo ng sarili niyong pamilya na nakaka-excite, di ba guys? So yan, ang first natin sign. Pangalawa, pinakilala mo siya sa magulang mo at ganun din siya sa'yo. So, ayan guys, talagang totoo na siya sa'yo kung pinag-anay na ang lalaki sa inyo. No doubt, so wala na yung pag-alilangan o naluhang na dadun ko sa inyong ilahang panimalay para ipailaila sa iyang ginikanan. Then, ganun din siya sa'yo. Siya po, dadun mo siya sa inyo ha, para pailaila sa inyo ang mga magulang. So, yan ang pangalawang sign. Pangatlo, you respect each other feelings, ideas, and thoughts. So, kung yung inirespeto niyo ang bawat isa, anumang maging desisyon niyo sa buhay. So, that's the reason sabi mo, ito na nga ang dawan mo. So, kung mayroon kayo guys na nirespeto nyo ang isa't isa, malamang siya na ang dawan mo. Pang-apat, hindi mo pinagdurugahan ang pagmamahal mo sa kanya at ganun din siya sa iyo. So, kanang-kana ganing trust, naamoy trust sa usag-usa. So, walay mga matawag na itong mga diriduda bahin sa mga anak. Kung love nyo ang usap-usa, guys, walang mga liwa sa inyo. So, silent sa usap-usa. So, malamang, kung nasa inyo hana ang pagsaling sa usap-usa, siya yung saling sa inyo din, ikaw yung saling sa iya. Yan ang sign, guys, na siya na ang dawan. So, pang-5, comfortably siya sa iyo at ganun din ikaw sa kanya. So, kung kanaganing na ay mga problem, so mag-sharing mo, comfortably ka nga mo share sa imong problema sa iya ha, din siya sab, comfortably nga mag-share o problema ba sa imuha, then mga enjoyment o mga usay mga panghitabuan ninyo sa outside nga dili mo kauban, so mag-share-share mo o mga kaagi na anay open, bali yung nanay open sa inyo ha, kaugalingon.
So that's another reason or another sign na siya na nga ang the one. Pang anim, she makes you a better person. Halimbawa nito guys is dati ano siya, totoo bisyoso siya or na siya mga barkada ng bad influencers iya, mga bad influencers iya ha. So kung naging kayo at babaero siya dati, pag naging kayo na at na, sa imong kuhan is nalantaw ano mo siya guys, kung love ni mo ang isang tao, kaya ni mo bag-uhon ang imong kaugaling mo natingon nga bag-uhon tanan. So sa mga makita ni mo nga mali nga side sa imong kaugalingon, imo na ma-change para lang sa imong kaugalingon. So kung makita ni mo na si change, she become a better person, it's because of you. That's it. Malamang guys, siya na ang the one mo. So pang-pito, the last sign. So you don't feel jealous. So of course, kay naa naman ang trust niyo sa usag-usa, syempre gibag-o nimo ang kaugalingon para lang sa iya. And himo kang katong na tao na seryoso nga tao tungod niya. So wala na yung jealous na mahitabo din. So kung walay silo, so walay away, then siya mo sabot sa imong ha, labi na kung ikahatag o kamaayo sa imong relasyon, then siya sab, ikaw sab mo sabot sa iya ha, kung kanang mga trabaho is para sa inyong future, di ba? So ayan, kung sa pitong sign na yan guys, kung meron, kumpleto kayo niyan guys, siguro masasabi mo sa sarili mo nga ito na nga ang gawin ko. So kung siya na yung taong pinapangarap mo na makasama guys, that's it, masasabi mo na siya na ang gawin. Pero hindi lang yun basihan natin guys, hindi lang ito nabasihan na tungod kay nakakana ang mga sign is siya talaga ganun. So that is a guide only guys para sa ato ang mga para sa ato. So guide lang siya guys. So napaminsan inyo ha guys, kung kayo ba talaga, kung naka-distend ba kayo sa isang usa, so napaminsan sa inyo ha. Pagka sinabot mo, so ano pang hinihintay nyo guys, diba? So ayan guys, kung sino man diha ang nakarelate, so siguro kung panoorin mo itong video na to, ma-imagine mo kung sino yan, dawan-dawan mo dyan. So ganyan. So ayan guys, kahit na unsay rason diha guys sa inyong love life, wag mong kalimutang mag-pray to God. Dahil siya ra guys ang makaguide sa ato kung sa ato ang future ug sa ato ang love life nga naay happy ending. So that's it guys. So again and again, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, just a Jess Vlog, and also hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng video niya upload sa inyong girl along Visayas. So and also mag-comment lang kayo guys para sa inyong reaction or suggestion about this video. Dili ko expert about sa mga love na because I have pag MMT din ang mga about sa love life sa ako guys is pag MMT din. So ganon. So ayan na guys, that's all. Mauna to guys ang mga pitong sign para malaman mo siya na ang the one mo. So, thank you for watching guys. Bye bye.